Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mga kapatid sa Islam, nauna nating talakayin ang kaigitan, kabutihan ng buwan ng Ramadan. At ngayong araw po ay tatalakayin po natin ano ba yung mga hikma o mga karunungan, wisdom, kung bakit ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala yung pag-aayuno at ano ba ang mga kabutihan nito. Una mga kapatid sa Islam, binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala sa Quran, Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala alladhina min qablikum la'allakum tattaqun. O kayong mga mananampalataya, tunay na ginawa naming obliga o inobliga namin ang pag-aayuno para sa inyo, katulad kung papaano namin ginawang obligado sa mga naunang nasyon. La'allakum tattaqun. Bakit mga kapatid sa Islam? Dahil sa layunin para magkaroon tayo ng takwa. Ano yung takwa mga kapatid sa Islam? Ang takwa, ito yung pagsunod ng tao sa lahat ng ipinag-utos ni Allah subhanahu wa ta'ala at pag-iwas niya sa lahat ng kanyang mga ipinagbabawal. At para magawa ito mga kapatid sa Islam, ng isang tao ay makakatulong ng higit sa kanya ang kanyang pag-aayuno. Natalakay natin yung mga kabutihan ng buwan ng Ramadan na kinakadena yung mga syaitan. Kaya naman, makikita natin mga kapatid sa Islam, yung mga hindi natin nakakasamang magsala sa masjid kapag hindi buwan ng Ramadan nakakasama natin. Subhanallah. Yung salatul fajar parang salatul jumu'ah sa sobrang dami ng Muslim na nagbabalik loob kay Allah subhanahu wa ta'ala. Ito yung kabutihan ng pag-aayuno at ng buwan ng Ramadan. Bakit mga kapatid sa Islam, sa pagpa-fasting, mas lalo natin napipigilan yung ating mga sarili sa paggawa ng kasalanan? Bakit po? Sapagkat kung kaya ng isang tao napigilan ang kanyang inumin, ang kanyang pagkain, ang pagtabi niya sa asawa niya, sa kabila na ito ay pinahintulot ni Allah subhanahu wa ta'ala, paano pa kaya mga kapatid sa Islam, hindi natin malalayuan yung mga ipinagbawal na mismo ni Allah subhanahu wa ta'ala. Pangalawa po mga kapatid sa Islam, dito po magkakaroon ng malasakit yung mga mayayaman sa mga kapatid nating mga mahihirap. Bakit po mga kapatid sa Islam? Sapagkat nararamdaman kapag buwan ng Ramadan, ng ating mga kapatid na mayayaman yung nararamdaman ng mga kapatid natin na mahihirap yung pagkagutom nila. Kaya naman magtutulak sa kanila ang kanilang pagpa-fasting para magkawang gawa sila at tulungan nila, maalala nila ang kanilang mga kapatid na nahihirapan at nagugutom. Pangatlo mga kapatid sa Islam, is lalo nating ma-appreciate yung biyaya na ibinigay sa atin ni Allah subhanahu wa ta'ala mula sa pagkain, mula sa inumin, at mula sa ating mga asawa. Bakit po mga kapatid sa Islam? Sapagkat yung biyaya na katulad nito ay hindi minsan ma-appreciate ng mga tao maliban na mawala ang biyaya na ito. So sa sandali na ikaw ay mag-aayuno, mawawala sa iyong pagkain, mawawala sa iyong pag-inom, kapag ikaw ay mag-iiftar na sa oras ng iftar, ma-appreciate mo mga kapatid sa Islam yung pagkain kahit anong lasa niyan, kahit kakaunti lang, ma-appreciate mo na magpapasalamat ka kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pagkain na kahanda sa iyo kapag ikaw ay magbe-break na ng fasting. So yung pag-aayuno mga kapatid sa Islam is makakatulong sa iyo para mas lalo pang maging mapagpasalamat kay Allah subhanahu wa ta'ala. At ang ilan sa mga kabutihan ng pag-aayuno, binanggit ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, man soma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Sino man daw ang mag-ayuno sa buwan ng Ramadan, may kondisyon, imanan, nang may pananampalataya, pananampalataya kay Allah na ito ay kabilang sa kanyang inobliga. Ibig sabihin, hindi ka magre-reklamo. Alam mo man yung dahilan o hindi yung mga hikma na binanggit natin, mga ilan lang po yun mga kapatid sa Islam, kailangan tanggapin mo ng maluwag sa puso mo. Wahtisaban at may paghahangad ng gantimpala, kapag ito, nagawa ito ng isang tao, gufira lahu ma taqaddama min dhanbi, ay patatawarin ni Allah subhanahu wa ta'ala ang mga nagdaan niyang kasalanan.
Imagine mga kapatid sa Islam, maaari yung isang tao lalabas sandali sa kanyang tahanan at pag-uwi niya, may daladala na siyang kasalanan dahil sa fitna na meron tayo sa panahon natin ngayon. Yung pag-aayuno, subhanallah, kapatawaran ng ating mga kasalanan. Pangalawa po mga kapatid sa Islam, binanggit sa isang hadith ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "As-siyamu wal-Qur'anu yashfa'ani lil-abdi yawmal qiyamah." Ang pag-aayuno at ang Quran ay mamamagitan sa isang alipin mula sa parusa ni Allah subhanahu wa ta'ala sa araw ng paghukom. Yung isang tao, mga kapatid sa Islam, na sumuway kay Allah subhanahu wa ta'ala, na mapupunta siya sa apoy ng impyerno, masasadlak siya at maninirahan siya doon, pero dahil sa siya ay nag-ayuno, mga kapatid sa Islam, ay hihiling yung fasting. Mamamagitan siya mula kay Allah subhanahu wa ta'ala at sa parusa na ibibigay sa iyo ni Allah. Anong sasabihin ng fasting? Yaqulu siyam ay Rabbi mana'tuhu ta'ama wa shahwata fasha'fi'ni fi. Sasabihin ng pag-ayuno, ya Allah, tunay na pinigilan ko, dahilan ako para pigilan niya ang kanyang pagkain, ang kanyang inumin at ang kanyang pagnanasa. Ya Allah, payagan mo ako na mamagitan. Iligtas mo siya, ya Allah, mula sa pagsubok na yan o mula sa parusa na yan at papasukin mo siya sa iyong paraiso. Wa yaqulu al-Quran, at sasabihin ng Quran, ay Rabbi mana'tuhun nawma bil-layli fasha'fi'ni fi. Ya Allah, tunay na pinigilan ko siya sa kanyang pagtulog sa gabi. Bakit mga kapatid sa Islam? Sapagkat binasa ko niya, ya Allah. Yung tulog niya, na dapat mahimbing yung tulog niya, mahaba, ang ginawa niya, pinutol niya, gumising siya at binasa niya ako, ya Allah. Ya Allah, pahintulutan mo kami na mamagitan sa kanya. Anong sasabihin ni Allah subhanahu wa ta'ala? Qala fayashfa'an. At pahihintulutan ni Allah subhanahu wa ta'ala ang pamamagitan nilang dalawa. Imagine mga kapatid sa Islam, yung tao na nasa apoy ng impyerno na binanggit ni Allah subhanahu wa ta'ala, kullama nadijas juluduhum, badalnahum juludan ghayraha. At kapag nalaptos na ang kanilang mga balat, ay papalitan namin ito ng balat na bago para mas lalo pa nilang malasap ang parusa na ibibigay namin sa kanila. Doon tayo ililigtas ni Allah subhanahu wa ta'ala. Doon tayo ililigtas dahil sa ating pag-aayuno at dahil sa pagbabasa natin ng Quran. At nawa mga kapatid sa Islam, ay ibilang nawa tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala sa magkakamit ng tunay na gantimpala ng pag-aayuno dahil sa ating pagsusumikap. At gawin nating mabiyaya para sa atin ang buwan ng Ramadan, at hindi natin alam mga kapatid sa Islam kung aabutan pa ba tayo ng susunod na Ramadan. So, kung hindi tayo magsusumikap, mga kapatid sa Islam, sa buwan na ito, kailan tayo magsusumikap? At insyaallah, ay subaybayin nyo pa po ang aming mga susunod na topic. Barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.